Are you crying? I'm sorry. Love. I felt betrayed. Nung nalaman ko na alam mo yung tungkol kay Chloe, tapos tinago mo rin sa akin. Saktan ako dahil... You're my wife. You're supposed to be my ally. You're supposed to be on my side. Maybe that's the problem. Maybe you only see me as your wife. Hindi ako yung nakikita mo na kasama mong gagabay sa paglaki ng mga bata. Kaya hindi mo nakita na kaya ako tinago yung kay Chloe kasi ang gusto ko... Ang gusto ko matuto siya. Nagaya na ibang mga magulang, gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon para gawin ko ano yung tama. Sigurado ka na ba, Chloe? Eh, paano kayo ng papa mo? I want to believe na magiging okay ulit yung lahat. Nababalik kami sa dati kapag hindi na masama yung loob namin sa isa't isa. Na maiintindihan niya ako. Tayo. Chloe, darating din yung araw na yun. Thank you, Tupi. Basta andito lang ako, ha? Hindi ako bibitaw sa atin. Kahit anong mangyari. Alam ko hindi ako yung ina ng mga bata. Pero sana nakikita mo na... pinipilit ko araw-araw na itawid yung sarili ko. Para tanggapin nila. Para mahalin din nila. Pero yung pinakamasakit... pinakamasakit, hindi ko alam na pati sa'yo kailangan ko patunayan yung sarili ko. I'm sorry. Nasaktan ako, but... hindi naman excuse yun para saktan din kita. Mali ako doon. Maling-mali ako, love. I'm really, really sorry. Sana patawagin mo na ako. Sir? Ma'am? Mama! Hi. Ma. Hello. Morning, Anton. Andrea. Grace. Pumunta ako dito because I think it's better kung sa akin muna tumira si Chloe. Chloe, hindi mo naman kailangan umalis eh. May mas-masan din ang papa mo. Ngayon galit lang siya, pero mas malaking chance na magkaayos kayo kung hindi ka aalis. Mas malaki rin yung chance na mag-away kami if I stay. Pareho kaming nasaktan, Andrea.
And I don't wanna hate him. It's just that right now, masama lang talaga yung loob ko sa kanya. Sa tingin ko, mas hindi kayo mag-aaway kung magkahiwalay muna kayo ng tinitirhan. So I think Chloe should stay with me because she needs to cool off and you need to cool off too. Baka naman mamaya pag sa'yo nakataga si Chloe, payagan mo mag-boyfriend. Anton, ano ka ba? Do you really think that I will let Chloe destroy her future? I will be there with her, guiding her and protecting her. Alam mo, kaibahan lang naman nating dalawa is that I am willing to listen to her, to hear her out. Anton, Chloe needs to feel na may kakampi siya. Eh, hindi naman kailangan magkampihan. Isang pamilya lang tayo. Well, apparently, your daughter doesn't feel comfortable enough to tell you that she has a boyfriend. Anton, siguro mas makakabuti kung hayaan mo na lang na si Chloe tumira muna sa akin. You both need your space. I'm sure sooner or later, papalik din naman si Chloe dito eh. Lahat naman gustong bumalik sa'yo. Mag-vacation lang si ate kay mama. Okay? Kato na ako. I'll miss you.
Masama ba akong ama? Of course not. Love you, babe. Kasi kung hindi, bakit? Dati si Lucas, tapos... Ngayon, si Chloe. Bakit ayaw sa akin ang mga anak ko? Mabuti kang ama. Okay? Tsaka laban lang, di ba? Kagaya noong kay Lucas, hindi tayo titigil. Hanggat hindi kayo nagkakayos ni Chloe. Hanggat hindi pa siya umabalik dito sa bahay. Laban lang, di ba? Laban lang. Oh. Miss ko yun ang talaga. Hindi na kinagyan, ha? Laban lang. Laban natin itong dalawa. Okay? At naniniwala ako may dahilan kung bakit nangyayari ito. Siguro marami kang matututunan. This will only make you a better father. At siya rin. Mas magiging mabuti siyang anak sa'yo pagkatapos ng lahat ng ito. Okay? Laban lang. Thank you, love. Papa? Yes, baby? When is Ate Chloe coming back? Maswerte ka. Hindi masyadong masama yung aksidente mo. Tapos nag-away daw kay ni Papa mo? Opo, yan. Nag-away kami ni Papa. Sandali lang. Di ba sinamahan ka ni Andrea dun sa book launch? So, that means she knew about the relationship. Kundi ka pala kinonsinti nung... Kaya kayo nag-aaway ni Papa mo. Tapos, aksidente ka pa. Yeah, wala namang kasalanan si Andrea. Actually, ako yung nagsabi sa kanya na huwag mo sabihin kay Papa. Minsan, ganun talaga. Mga tao nagkakaroon ng konting tampuhan. Like, what happened to me and Ate Chloe. Sometimes, it's me and Kuya. Or even Mama Andrea and me. Pati tayo? Tayo magtatampuhan? Siguro pag malaki ka na. Pero, it's just... Minor disagreements. It doesn't mean we love each other less. Okay, Papa. Ibig sabihin, babalik dito si Ate Chloe? Hindi na tayo iiwanan like Mama?
No, baby. I'm sure babalik dito si Ate Chloe. At hindi masisira ang pamilya natin. Tayo mo na lang si Sir. Parating na yon. Alam mo, Tope, believe talaga ako sa'yo. Pero mo, regular mo na uhulugan yung loan mo. Salamat po, Mrs. Street. Sir. Street. Magandang umaga po, sir. Para sabi sa board, susunod na ako. Yes, sir. Pasukin mo sa opisina. Pasok ka na daw. Basta ang bilin ni Papa at ni Mama, simple and elegant. So sabihin mo dun sa suppliers, yun yung daling samples, ha? Okay po, Ma'am Andreng. Nagpa-finalize na rin po ako ng guest list. May tanong lang po ako. Ano? Si Ma'am Grace po ba, isasama ko sa guest list? Itatanong ko muna kay Papa at Mama. Okay po. O basta idadaan ko na lang sa school ni Chloe yung mga gamit niya. Tapos diretso na ako dyan, ha? Thank you, Ma'am Andreng. I'm so sorry. Wala ka namang kasalanan, Andres. And pareho naman tayong nasaktan eh. Kasalanan ko yun. Because I wanted you there. Does it still hurt? It's okay. It's better now. Thank you. Hindi mo sinagot. It's nothing. It's Jesse. Jesse? Not Angela? Jesse, Angela, whoever. They're not you. Andres. I'm just kidding. Once I was young and in love, just like you. Pero alam ko din na pag nilayo ko sa'yo si Chloe, lalong lalayo ang loob niya sa akin. Sir, may paraan po ba para matanggap niyo kami ni Chloe? Kasi ang sabi niyo po sa akin na katulad niyo ho kami noon. I still think na masyado pa kayong bata to have a relationship. Tulad namin ni Grace noon, we were too young. And because of that, we made a lot of mistakes. Pero sir, kung hindi po kayo kinasal na maaga. Eh di sana, mas naging handa ako. Sana walang nasirang pamilya. Christopher, sa edad mong yan, iniisip mo siguradong-sigurado ka sa nararamdaman mo. Sigurado ka na nakita mo yung tao para sa'yo. When in fact, ang dami mo pang kailangan patunayan sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo. Naiintindihan ko po, sir. Pero, sir, sigurado po kay Chloe. Then use that as a challenge to make yourself better. Strive to reach your full potential. And maybe then, makaya ko na ipagkatiwala sa iyong anak ko. Good morning, Mr. De Mayuga.
Tupe. Is that right? Opo. Good morning po, Ma'am Grace. Tupe, I hope na hindi na maulit yung ginawa ninyong pagsisikreto ni Chloe. It really affected her relationship with her father. Sorry po. Alam mo, Tupe, I trust Chloe. Alam ko mapagkakatiwalaan ko siya. At alam ko rin na mabuting tao ka, kaya kanya mahal. I hope you don't fail her or me. Apo, ma'am. Magkakatiwalaan niyo po ako, lalo na pagdating kay Chloe po. Mahal na mahal ko po yung anak niyo. Thank you. Ingatan mo si Chloe, ha? Okay, so go ahead. Thank you po. Napadala mo. Tsaka kung may kailangan ka ba na iba, text mo lang ako. Okay. Gusto mo bang kumain na muna sa baba? Oo naman. Wala pa naman akong gagawin. Ah, okay. Perfect. Hi, Chloe. Hi, Andrea. Sorry, I'm early, anak. Shall we? Oh, we were gonna have something to eat downstairs. Hindi, okay lang. Next time na lang. Kailangan mo na umalis. No. We can all go together.